Understand nyo na? Yes. To do? Four. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Muli kami makapag-aral ng iyong salita. Ang banal na Espiritu, Ama, ang magturo sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Gabayan kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito at makuha namin ang sustansya, Panginoon, ng mga salita. Salamat po muli sa mga kaluluwa nandito. Pagbalain mo kami, Panginoon, ng salita. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Okay, nabasa niyo na kanina? Ano napansin niyo sa binasa natin? Okay, ang pamagat nito ay, ang pamagat nito, Stop Make Excuses. Or Stop Making Excuses. Okay, tignan ko na lang yung mga sa Tagalog, palusot ka ba? Maganda ka. Stop Making Excuses. Okay, sa Tagalog, ang pamagat natin, palusot ka ba? Okay. Try natin, no? Okay, so one, and Moses answered and said, okay, kuhaan muna natin yung ating background, okay? Si Moses ay isang Israelita, nung panahon niya, papatayin yung mga bata, kasi nga, dumadami sila, ang gagawin, iahagis lahat ng mga batang lalaki sa ilog ng Nile, Nile River, okay? Ang hiling na ng mga lalaki. Makikita mo na lang, may baby na ano, lumulutang sa river, inaanod, kasi nga, yung mga lalaking anak ng mga Israelita ay pinapapatay. Kasi nga, sobrang dami na nila. Okay? Natakot yung hari. Napaka-wicked na hari yun. Napapatay ka ng isang inosente. Ayaw ng Diyos yun. Ngayon, yung panahon na yun, matalino ang kanyang nanay at nagtiwala sa Diyos. Si Moses ay kinep, ginago. Pero, eventually, malalaman din na siya ay nandun sa bahay nila. Kaya ang ginawa, siya ay pinaanod sa Nile. Meron, ginawan siya ng basket na puno ng slime para hindi yun mapasok, no? Parang waterproofing. Diba? Tapos, nakita siya ng princess at siya ay inampon. Okay, yes, yung kwento nun, diba? Nung inampon siya, okay, ang umampon sa kanya yung prinsesa, pero pinalagaan siya sa nanay niya. Okay, dahil magaling, matalino rin yung kanyang ato na si Miriam. Okay? Now, in that case, lumaki si Moses. Okay? Siya ay naging prinsipe kasi anak siya eh. Di ba? Ganun siya, katayuan, mataas na katayuan. At nakikita ng mga tao na siya ay pwedeng magligtas sa kanila. Pero si Moses, siyempre, inaako niya yung responsibilidad na yun. Meron siyang nakita inaalipin ng isang Israelita, no, sinasaktan ng isang Egyptian. Ang ginawa niya, pinatay niya yung Egyptian. Eventually, nalaman yun, no, ng mga tao at ng hari at siya ay ipapapatay. Ang ginawa niya, siya ay tumakas. Nung tumakas siya, nakakilala siya ng babae, no, sa well, doon sa tamang lugar yun. Sa nasaan man siya. Which is sa lugar ni Jethro sa Midian. Okay? Yan. Yan ang kwento. At ang Panginoon, nung siya ay 80 years old na, siya ay nagpapastol, nakakita siya ng isang puno na umaapoy na hindi na kukonsyum. Hindi na uubos. Okay? At sa punong yun, merong isang mensahero. Okay? May isang anghel ang Panginoon. Malaman natin na yan ay ang Panginoon Jesus. Okay? Siya rin yun. Nagpakita kay Jesus. Okay, ito na yung tagpong yun. Di ba? And Moses answered and said, nag-uusap na sila nung pinakamensahero ng Panginoon Jesus. And Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord had not appeared unto thee. Okay? Kailala mo naman ng mga tao kung sinong pwede mong makausap. Pwede bang sabihin na, nagpakita sa akin ng Panginoon, ganun-ganun lang. Okay, ito na yung una niyang excuse. Okay? Hindi sila maniniwala. Okay?
nagpakita sa iyo ganun tapos sasabihin mo sa hindi sila maniniwala ikaw yun. Kung nagpakita nga siya sa iyo ng ganun eh. 'Di ba? Mas makapangyarihan siya. Yeah? Sometimes, bilang mga tao, minamaliit natin ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Hindi mo kaya, Panginoon. Hindi mo kaya matapos ko yung ano ko, pag-aaral ko. Minsan, minamaliit natin ang Diyos. Hindi mo kaya bigyan ako ng maayos na trabaho. Hindi mo kaya, Panginoon, na bigyan ako ng maayos na schedule ng pasok para makapaglingkod ako sa iyo. Ah, Panginoon, hindi mo kaya. Marami tayong mga excuses. Ah, Panginoon, hindi mo kaya pagka gusto ko. Okay, manapanalangin ko na ako ay makatapos ng pag-aaral. Hindi mo rin kaya, Panginoon, bigyan ako ng maayos na mapapangasawa. Okay, marami tayong mga excuses. Okay. Pero ang Panginoon, ganyan si Moses, ganyan ang nararamdaman niya, siya ay tao, tulad natin, meron tayong mga excuses. Hindi mo Panginoon kaya. Tignan natin kung anong gagawin ng Panginoon. Okay? And the Lord said unto him, what is that in thine hand? Ano yung nasa kamay mo? And he said, a rod. Okay? Ano yung stop? Yung rod. Ano, marami dyan. Kung may nakakuha kayo maganda-gandang kahoy dyan, maganda yung ano eh, yung kahoy ng bayapas eh. Matibay-tibay yan. Pag pinalo, sakit yan eh. Solid-solid yan eh, di ba? Eh, lalo na yung mga nara, gano'n, no? Paggawa sa gano'n, napaka-solid. Ang gandang rod nun. Yeah? Pamalo sa'yo, no? Okay? And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. Okay? From living, non-living, to a living thing. Ganun yung kakaya ng Panginoon. Kaya niyang gawin yun. Okay? Sa isang baston, gagawin niyang ahas. Na yung ahas, napaka-ting ba yun? Maamo ba yung ahas? Sarap ng hindi ka tulad ng aso, di ba? May asong fit eh. Ang fit ng aso, gano'n lang. Yung pinapalit na aso, maliliit na aso, makita na kayo doon, makita na kayo maliit na aso, yung chow-chow, ang ganda rin. Ang laki nun, pero ang ano lang. Good yun. Pero pag nakakita ka ng ahas, di ba? Hindi ka pwede na. Goodness mo! Tuto pa yung ganun. Yan ang ginawa ng Panginoon. Tingnan nyo, anong ginawa ng Panginoon? Sa isang rod, ginawa niyang ahas. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. And Moses fled from before it. Takot si Moses, ahas yun eh. Okay? And the Lord said unto Moses, put forth thy hand and take it by the tail. Okay? Kuhanin. Hindi mo naman agad kukuhanin. Tatimingan mo yun eh. Ha? Kinuha niya sa tail. Nung kinuha niya sa tail, ano daw nangyari? And he put forth his hand and caught it and it became a rod in his hand. Okay? Anong transition yun? Non-living, living, non-living. Intindihan niyo ba ako? Wala lang, patay, baston, buhay, na ahas, baston ulit. Ayun ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo maniniwala sa Diyos. Kaya niyang gumawa ng mga paraan. Okay? Next. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, had appeared unto thee. Okay? Isa lang yung sinasamba ng kanilang mga ninuno ay isang Diyos lang. Okay? Yung nagpakita kay Abraham, yung nagpakita kay Jacob, ay kay Isaac, yung nagpakita kay Jacob. Okay? And the Lord said, furthermore, unto him, put now thy hands into thy bosom. Okay, alam niya yung bosom? Ito. Dibdib. Okay?
Kasi normally ang suit nila ganun, di ba? Yung pa-cross na ganun. Papasok daw niya yung kamay niya doon. Ano kaya mangyayari? Okay? Put on thy hand, and he put his hand into his bosom. When he took it out, behold, his hand was leprous as snow. Makita na kayo ng leprosy. Yung mga balat mo. Di ba pag nagkasugat ka, di ba? Tapos natuyo yung sugat mo. Ganun yung leprosy. No? Imagine mo lahat nung nasuga, tapos natuyo. Di ba? Parang puti-puti yun. Di ba? Ganun. Ang leprosy nung panahon na yun, hindi yun nagagamot. Mamamatay ka na lang na ganun, leprosy. Okay? Ang Diyos pala, may kapangyarihan, ikaw ay bigyan ng sakit. Okay? Tingnan natin kung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon. And he said, put thine hands into thy bosom again, and he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom, and behold, it was turned again as his other hand. Kung ano yung tsura ng kanyang kamay, itong kamay na to, yung bumalik, yung pareho. Ito, kanina, leprous, ngayon pareho na to. Okay? Una, ang Panginoon, kayang gumawa ng mga miracles. Okay? Non-living. Ngayon, ang Panginoon kayang magbigay ng parusa. Sakit. At pwede niya rin siyang magpagaling. Okay, ganyan ang Panginoon. Hindi mawiniwala doon. Di ba? Okay. Natin, nasa na tayo? 8. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, they will believe the voice of the latter sign. Kung di sila naniwala na ang baston naging ahas at naging baston ulit, eh siguro maniniwala sila na ang kamay mong walang sakit, nagkasakit, at muling gumaling. Okay? Ito na tayo. 9. And it shall come to pass if they will not hearken. Sabay doon. And it shall come to pass if they will not believe also these two signs. Hindi pa sila maniniwala sa dalawang sign na yan. Okay, sabi niya. Neither hearken unto thy voice, that thou shalt take up the water of the river and pour it upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. Paano nagiging yung tubig nagiging dugo? Paano? Madali lang yun. Inom kang tubig. Tapos, sugatan mo yung sarili mo. Okay? Ilang percent ng tubig yung katawan ng tao? Ilang percent? 90. Hindi ako nagkakamali. Ano? Malaking percentage ng katawan natin tubig. Pero yung tubig na yun, hindi yung tubig na clear water. Dugo yun. Kasi, pag pumasok yung tubig sa atin, meron diyang processing, nagkaginagawa niya yung buto natin, okay? Merong processing yun, yung tubig na iniinom natin, ginagawa niyang dugo. Yung dugo, ibang klase yung buhay yun. Okay? Imagine mo, kaya niyang gawin ang tubig sa isang dugo. Okay? Elements yan. Binabago niya, may proseso doon, pero ini-skip niya yung proseso kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Okay? Ano na tayo? And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. Okay? Ano naman meron siya? Excuses. Palusot. Ay, hindi ako magaling magsalita. Kay Coco Martin nga, tumito kahit na. Imagine mo. Tapos sa Auntie Moses. Di ba, mamaya, ganda yan eh. Sumagot ang Panginoon. Okay? Pangalawang excuse niya, hindi sila maniniwala, Panginoon. Binigyan siya ng evidence na ang Panginoon ang nagsasabi nun. Okay? Hindi ako magaling magsalita.
Balol ako, balol. Ako si Alice Goa. Lumalabas yung tila pag nagsasalita. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon. And the Lord said unto him, who had made man's mouth? Sino bang gumawa ng bibig ng tao? And or who make it the dumb? Sino bang gumawa ng mga hindi makapagsalita? Mga pipi. Okay. Or deaf, hindi makarinig. Or the seeing, hindi makakita. Or the blind. Okay. Pareho na yun. Seeing and blind. Okay. Have not I the Lord? Yung tinatanong siya. Sino ba gumawa niyan? Hindi ba ako? Okay. Yan ang sabi ng Panginoon. Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Parang meron ka, may bumubulong sa'yo. Ito na sabihin mo. Ah, ito po. Alam niyo yung mga bago ngayon? Yung mga kumakanta, naririnig nila kung anong susunod na kakantain nila. May mga... In here. Diba? Yung mga kumakanta, mga ganun. Yung mga, ano ngayon, mga singer. Parang gano'n, ang Panginoon magbubulong sa'yo. Hindi mo kailangan ng gadget. Okay? Kasi, yung puso mo, yung salita niya, nasa puso mo. Okay? Kaya tayo, nagsasaulo tayo ng salita ng Panginoon. Eh. Pinapasok natin sa puso natin yung salita ng Panginoon. Hindi na natin yung makakalimutan. Okay, ang John 3:16, hindi ko na makalimutan kahit matulog pa ako ng 10 araw. Yung Hebrews 4:12, hindi ko makakalimutan yan. Okay, nasa puso ko na, inukit na yan. Kasi sinasaulo ko palagi. Okay, ganun palaga ang salita ng Panginoon. Okay? Saan na tayo? 30 na. Next na pala tayo. And he said, oh, my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Ikaw nga kausap ng Panginoon eh. Sabi niya ni Moses, sige, padalin mo na yung gusto mong padalin. Doon. Sila na lang, kung sino man sila. And sa pangatlong palusot ni Moses, lulusot pa. Hindi sila maniniwala. Hindi ako magaling magsalita. Sige, padala mo na Panginoon kung sino man yung gusto mong ipadala. Ano sabi ni Moses? Okay? Tignan niyo kung anong reaction ng Panginoon. And the anger of the Lord was kindled against Moses. Nagalit ang Panginoon. And he said, is not Aaron the Levite thy brother? Okay. Meron na kaagad siyang katulong eh. Okay. I know that he can speak well. Alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon. Lahat tayo kilala ng Panginoon. Wala tayong pwedeng excuse sa Panginoon. Panginoon, mahirap lang ako. Panginoon, hindi ako ganun katalino. Panginoon, mahina ang mata ko. Panginoon, sakitin ako. Ang daming pwedeng excuse. Okay? Pero hindi eh. Ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan. Ang Panginoon ang walang pwedeng hindi gayang gawin ng Panginoon. Okay? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he sees thee, he will be glad in his heart. Okay, meron na siyang kagad katulong niya, kuya niya pa. Sabi niya, kilala ni Moses yung kuya niya eh. Okay? Is not Aaron the Levite thy brother? Tinatanong siya ng Panginoon. Kilala niya ang kanyang kuya. Sabi niya ng Panginoon, and thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be thy mouth.
and with his mouth, and will teach you what ye shall do. Okay? Lahat ng instruction nandun na. Sino magtuturo? Ang Panginoon. Okay, ganitong paraan. Ganito na nag-iusap ngayon ng Panginoon sa atin. Ito yung kanyang pagbibigay ng instruction sa atin. Okay? Kung madalas kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, good, that's good. Kasi nakakausap niyo palagi ang Panginoon. Wala nang pinaka-the-best makausap sa buong mundo kundi ang Panginoon. Tandaan niyo. Okay? Sa panalangin, sa pagbabasa ng salita niya. Okay? Sa pakikinig tulad nito. Pag-aaral tulad nito. Okay, nasa na tayo? 16. And he shall be thy spokesman unto the people, and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth. Meron siyang spokesperson. And thou shalt be to him instead of God. Okay? Para siyang titingalain, no? Parang nagkaroon sila ng hierarchy. Si Moses, si Aaron. Si Aaron, yung makikipag-usap sa mga tao. Di ba't yung presidente may spokesperson? Bakit? Bakit nga? Ba, di ba siya marunong magsalita? Dinedelegate mo yung trabaho ng pagsasalita. Gets niyo yun? Pag nag-delegate ka, ibig sabihin, yung burden na nawawala sa'yo. Gets yun? Pero dapat pang mag-delegate ka, yung isesend mo, dapat yan ay representation mo. Okay? Pareho kayo ng pag-iisip, pareho kayo ng sasabihin. Hindi yung, ito yung sinabi mo, iba yung sasabihin niya. Hindi mo spokesperson yun, kalaban mo yun. Okay? Na tayo. And thou shalt take this rod in thine hand wherewith thou shalt do signs. Alam niya na yung mga signs na yun, ang ginawa nila. And Moses went and returned. Yung rod din na yun, magagamit yun as later on. Gagamitin yun ng Panginoon. Okay? Maraming beses. Okay? Minsan, kailangan natin ng rod. Okay? Sa buhay natin. Okay? Ano ba yung mga pwede natin gamitin rod? Sa buhay natin, bilang pag-aaral, pwede natin gamitin rod yun. Tama? Okay? Meron kayong tinapos. Nakatapos kayo ng college. Okay? Kung gusto nyo pang itaas, gusto nyo pang maging masters, maging doctoral, maganda yun. Pero kung yan ay kalooban ng Panginoon, why not? Di ba? Kung bibigyan ka pa ng pag-aaral ng Panginoon, makapag-aaral ng higher learning, yan ay gaganda yung rod mo yan, maraming ganun. Kasi magkakaroon ka na. Ano ba yung rod? Anong ginagawa ng rod? Power. Nakatulong yun sa'yo. Weapon mo yun. Okay? Ano, pinaka number one na rod na pwede mating hawakan na yung salita ng Panginoon. Okay? Wala nang titibay balon sa rod na yun. Solid yun. Okay? Saan na tayo? And Moses went and returned to Jethro his father-in-law and said unto him, let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt and see whether they be yet alive. Okay? Si Moses, tinawag ng Panginoon. Okay? Ang ginawa niya, umalis ba siya kagad? Eh, doon ang Panginoon. Ala kayo dyan. Hindi. May respeto siya sa kanyang father-in-law. Okay? Nagpaalam siya. Okay? Yan, kung gusto niyo, tinatawag kayo ng Panginoon, Panginoon, tinatawag kayo ng Panginoon para sa kanyang gawain. Okay, magpaalam kayo kay Pastor. Pastor, gusto ko pong matuto sa ganitong gawain. Gusto ko pong matutong magpa-awit dito. Gusto ko pong matutong magbasa ng salita ng Panginoon dito sa pulpit. Gusto ko pong magturo. Okay, pwede kayo magpaalam. Okay, walang kaso. Amen. Eh, minsan nga, madalas, i-delegate na lang kayo ni Pastor eh. Pagkakarapat dapat na kayo. Di ba? Pag sinawag ka na nun, paawit ka na. Sarap mo, di ba? Pero hinahanda mo yung sarili mo. Di ba?
Ganda yun, sa mga kalalakihan, tayo ang leader. Okay? Tayo ang inaasahan. Okay? Mga ibang mga churches, baliktad na, babae na yung leader, pastora na. Okay? Kasi bakit? Weak yung mga lalaki. Ayaw nilang tumayo bilang leader. Sa pamilya, ganun din. Kayong mga lalaki, magiging tatay kayo. Okay? Hindi yung nanay yung leader. Nanay ilaw lang yun. Yung haligi, tatay. Okay? Haligi nyo, baliktad. Okay? Gusto nyo bang ganun? Okay, tayong mga lalaki, tayong mga lalaki ng Diyos, dapat tayo ay magnilid. Mamumuno. Okay, mga babae, bakit ganun? Lalaki lang pwedeng mamuno. Yan ay feminism. Yun ang design ng Panginoon. Amen. Kung naniniwala kayo sa salita ng Panginoon, yan ang design ng Panginoon. Mas masaya ang pamilya na ang lalaki ang nanlilid. Hindi madalas, no? Na may mga instances, babae yung naglilid kasi wala na yung tatay. Diba? Pero pag nandyan ang tatay, ang pinakamagalaga, ang maglilid ng pamilya ay lalaki. Okay? Wala akong gaganda sa disenyo ng Panginoon. Bilisa na tayo. Yan na, nagpaalam na siya sa kanyang father-in-law, "Let me go, I pray thee, and return to my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive." And Jethro said to Moses, "Go in peace." Okay, nagpaalam ka na maayos. Okay, kung mabuti yung pinagpaalaman mo, papaalisin ka na ng merong kapayapaan. Okay? And the Lord said unto Moses in Midian, "Go, return into Egypt, for all the men are dead which sought thy life." Okay? 30 years old siya, umakas siya sa Egypt, babalik siya ng 80 years old, 50 years yun. Patay na yung mga dapat na mamatay. Okay? So tayo, next. May ilang oras na tayo? 11. Ilang minuto na? 27 pa lang. And Moses took his wife and his sons. Okay? Ah, pinawag ako ng Panginoon. Iwan ko na yung pamilya ko. Ganun ba? Hindi. Sama mo yung pamilya mo. Okay? Hindi mo pwedeng iwanan. Yun yung una mong responsibilidad. Pag tinawag ka ng Panginoon, una mong responsibilidad ang pamilya mo. Napaka-hypocrite mo kung sasabihin mong, ay, maglilingkod ako sa Panginoon pero pinapabaya mo, gutom yung pamilya mo. Okay? Gusto nyo bang ganun? Gutom yung mga anak nyo? Yung asawa nyo nangangayayat? Yun lang, asawa ko din nangangayayat. Maraming reserva. And Moses took his wife and his son and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt. Moses took the rod of God in his hand, and the Lord said unto Moses, "When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go." Okay? Meron sa kanyang inutos. Kaso lang, yung inutos sa kanya, hindi kaagad mangyayari. Okay? Anong pinaka-main na goal niya? Yung lahat ng Israelites ay mailabas niya ng Egypt. Ngayon, sinabi ng Panginoon, binigyan na siya ng warning. Hindi kaagad yun mangyayari. Okay? Ikaw, mawawalan ka ba ng loob nun? Pag nakatapos ka ng pag-aaral, meron kang tiyak na trabaho. Ang sahod mo, 20,000. Okay, pinangakuhan ka ng ganun. Tapos nakatapos ka ng pag-aaral, wala ka pa rin trabaho. Ang mga hindi naman totoo. Natusatusan mo pa ako.
Hindi naman pala makakalabas ka agad. Ganyan nangyari kay Moses. Andan na tayo. Pinig. Okay. And thou shalt say unto Pharaoh. Okay, and then. Saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. And I say unto thee, let my son go, that he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. Okay? Ayaw mong pakawala ng aking mga anak, papatayin ko yung anak mo. Pantay yun eh, di ba? Balanse yun. Ganun ang Panginoon. Balanse siya. Okay? Kung ano yung pinagagawa mo ngayon, babalik yun sa'yo. Okay? Kung mabuti yung ginagawa mo para sa Panginoon, mabuti yung babalik sa'yo. Kung masama yung ginagawa mo para sa Panginoon, masama yung babalik sa'yo. Pantay siya. Just siya. Okay? And I say unto thee, let my son go, that he may serve me, and if thou shalt refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him, okay, and sought to kill him. Ha? Huh? Papatayin si Moses? Anong ginawa ni Moses? Okay? Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, surely a bloody husband art thou to me. So he let him go. Then he said, bloody husband thou art because of the circumcision. Inuutusan ng Panginoon si Moses, no? Kaso lang nga, marami siyang excuses. At hindi lang siya may excuses, meron pa siyang pagkukulang. Okay, ang mga Israelita, sa Genesis 17, verse 10, tingnan natin, Genesis 17, verse 10, ano ang ipinag-utos sa kanila? Genesis, yan, babasahin ko na lang, this is my covenant which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee, every man shall among you shall be circumcised. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. May covenant. At isa sa mga brinik ni Moses, dahil na ayaw niya maglingkod sa Panginoon, nakalimutan niya siguro, pero alam niya yon, na meron silang covenant, yung mga anak ni Israel ay dapat, mga anak ni Abraham, actually, ay dapat matuli. Pero yung mga anak niya, hindi tuli. Okay? Napaka-hipokrit mo yun. Gagamitin ka ng Panginoon, pero meron kang mga nire-reglect. Okay? Ayaw ng Panginoon yun. Galit ang Panginoon doon. Dapat patay siya, pero salamat sa Panginoon, meron siyang asawa, si Zipporah, ginampanan yung dapat niyang gampanan. Okay? Minsan, ganun eh. Salamat sa Panginoon. Gagamitin ng Panginoon yung ibang tao para ma-fulfill yung or mapunuan yung mga hindi mo kaya gawin. Okay? Salamat sa Panginoon. Meron siyang asawa, si Pora. Tinuli yung kanyang anak. Niya si Jared, tinuli ni Ma'am Joanne. Binato sa akin yung ano. Yeah. Ganun ang ginawa ni Zipporah. Pinakita sa kanya, parang pinamuka sa kanya, na kulang pa yung gagamitin ka ng Panginoon, pero hindi ka full. Hindi ka 100%. May kulang sa'yo. Pinunuan nyo ng ibang tao para sa'yo. Okay? Yan na tayo. Last. 4 verses ba to? Tama. Last 4 verses. And the Lord said to Aaron, go into the wilderness to meet Moses. Okay, ito na. Si Aaron, si Moses, mag-meet na sila. Matagal silang hindi nakita. 50 years, probably. Okay? Or more than it. And met him in the mount of God and kissed him. And Moses told Aaron all the words of the Lord
had sent him, and all the signs which he had commanded him. And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel. And Aaron spake all the words which the Lord had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people. Okay? Ginawa nila yung pinag-uutos ng Panginoon, pinakita nila yung mga signs, okay? Yung rod, naging snake, naging rod uli, yung kamay niya na magaling, pinasok sa loob ng kanyang bosom, nagkaroon ng leprous at binalik uli, pinagaling, yung tubig, ginawa niyang dugo. Lahat ng mga signs na yan, pinakita ni Moses. Sa atin, ano yung mga bagay na pinakita ng Panginoon? Yung maraming mga signs. Kaya nang tinanggap niyo yung Panginoon, yan ang pinaka-number one sign. Nasa iyo ang banal na spirito, niligtas ka, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Wala nang higit doon. Okay, foreshadow yun what Moses did in Egypt. Pinalaya niya yung kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kalahi. Okay. Ang Panginoong Jesus, pinalaya tayo sa bagsik ng kasalanan. Okay. Now, tingnan natin kung ikaw ay susunod sa Panginoon, anong maaaring maging bunga? And the people believed. And when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that He had look upon their afflictions, then they bowed their heads and worshiped. Yung mga tao daw ay nanampalataya, naniwala sa Panginoon. Okay, pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, okay, gagamitin ka ng Panginoon. Spokesperson, nagasalita ng kanyang salita. Okay, wala nang pinaka-the best pa na pwedeng gawin ng isang Kristiyano. Pangaral si Kristo. Sa mga kaibigan natin, loko-loko, mga kaibigan natin, bulak-borero, or may mga kaibigan tayong mababalik. Kahit sino yan, kahit na sinong tao yan, hindi lang natin kaibigan. Mumunta tayo sa park, mumunta tayo, nangangatok tayo ng mga pinto para lang ipangaral mo sa litanong. Nakaya yun, di ba? Yun sa atin. Pero sa tunay na buwan, hindi yun nakakaya. Kasi yun ang God. Pinag-uutos ng Panginoon. Ipangaral ang kanyang salita. Okay? Gusto niyo bang maging ganon? Amen. Gusto niyo bang ipangaral yung salita ng Panginoon? Amen. The best yun. Kahit may high blood ka, parang nawawala yung high blood. Okay? Kahit nanghihina ka, parang nawawala yung manghihina mo. Ang Panginoon kasi ang Panginoon mo eh. Amen. Ang Panginoon ang tutulong sa'yo. Makapangyarihan siya. Saan ka pa? May excuse ka ba? Okay? Wala ka ng excuse. Para sa Panginoon. Wala kang pending. Eh, Panginoon. Ano yung Panginoon? Tamad ka lang nun. Wala kang pending excuse. Walang valid excuse. May sakit ka, ayaw ka nang umatin. May sakit ako. Panalangin ka. Papagalingin ka ng Panginoon. Diba? Kalooban niya yun. Gusto mong makapag-aral ng maayos, manalangin ka. Kalooban ng Panginoon yun. Gusto niyang umaten ka dito, kalooban ng Panginoon yun. Okay? Okay din. Tulog na lang sa bahay namin. Sarap pa. Pag ang Panginoon tinawag ka, stop making excuses. Huwag nang palusot. Kasi wala naman tayong ipapalusot. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi gumawa ng mga excuses. Wala kami ipapalusot sa inyo, Ama. Kayo pong nakakalam ng lahat, kayo ang pinakamakapangyarihan, pinakamalakas. Alam niyo, Panginoon, ang aming pag-iisip. Kilala niyo, Panginoon, kami. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala ng iyong mga salamat. Kung ano ang mga bagay na kaya niyong gawin para sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa buhay ni Moses, nakita namin, Panginoon, siya ay natural na tao. May mga excuses.
Pero ipinakita mo sa kanya kung ano ang iyong kapangyarihan, kung sino kayo ang, ganun din, Panginoon, ang bunga nito kung kami, Panginoon, ay susunod sa inyo. Salamat pong muli sa umagang ito, kayo po pong ingat sa amin, pag-uwi. Ganun, Panginoon, salamat sa pagkasaluhan naming merienda. Magbigay ito ng kalakasan sa aming katawan. Ibalik niyo po kami muli next week dito, Panginoon, upang mag-aral muli ang iyong mga salita. Salamat pong muli sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.